Unang Kronika. Ang plano ni David para sa templo. 28 kabanata. Ipinatawag ni Haring David sa Jerusalem ang lahat ng opisyal ng Israel, ang mga opisyal ng mga lahi, ang mga commander ng bawat grupo ng mga sundalo na naglilingkod sa hari, ang iba pang mga commander ng libo-libo at daan-daang sundalo, ang mga opisyal na namamahala sa lahat ng ari-arian at mga hayop ng hari at ng kanyang mga anak, ang mga opisyal ng palasyo, ang mga makapangyarihang tao, at ang lahat ng mahuhusay na sundalo. Nang nagtitipon na sila, tumayo si David at sinabi, "Makinig kayo, aking mga kapatid at tauhan. Gusto ko sanang magpatayo ng templo para paglagyan ng kahon ng kasunduan ng Panginoon na ating Diyos, upang magkaroon ng tuntungan ang kanyang mga paa. At nakapagplano na ako para sa pagpapatayo nito. Pero sinabi ng Diyos sa akin, hindi ikaw ang magpapatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Dahil isa kang sundalo at marami kang napatay. Ngunit sa kabila nito, pinili ako ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa aming pamilya na maging hari ng Israel magpakailanman. Pinili niya ang lahi ni Juda bilang pinuno ng mga lahi. At mula sa lahing ito, pinili niya ang aking pamilya. At mula sa aking pamilya, ikinalugod niya ang pagpili sa akin bilang hari ng buong Israel. Binigyan niya ako ng maraming anak na lalaki. At mula sa kanila, pinili niya si Solomon na maghari sa kanyang kaharian, ang Israel. Sinabi niya sa akin, ang iyong anak na si Solomon ang magpapatayo ng aking templo at ng mga bakuran nito, sapagkat pinili ko siya na maging aking anak at ako'y magiging kanyang ama. At kung patuloy siyang susunod sa mga utos ko at tuntunin gaya ng ginagawa niya ngayon, paghahariin ko ang kanyang angkan magpakailanman. Kaya ngayon inuutusan ko kayo sa harap ng lahat ng Israelita, ang mga mamamayan ng Panginoon, at sa presensya ng ating Diyos, na maingat niyong sundin ang lahat ng utos ng Panginoon na inyong Diyos. Kung gagawin niyo ito, patuloy na kayo ang magmamay-ari ng magandang lupain ito, at ipamamana ninyo ito sa inyong mga angkan, magpakailanman. At ikaw, Solomon na anak ko, kilalanin mo at paglingkuran ang Diyos ng iyong ama, ng buong puso mo at isip. Dahil nakikita ng Panginoon ang bawat puso ng tao, at nalalaman niya ang ating layunin at pag-iisip. Kung dudulog ka sa Kanya, tutulungan Kanya. Pero kung tatalikod ka sa Kanya, itatakwil Kanya magpakailanman. Kaya pag-isipan mo itong mabuti. Pinili ka ng Panginoon para ipatayo ang templo, para roon siya sambahin. Magpakatatag ka at gawin mo ang gawaing ito. Pagkatapos, ibinigay ni David kay Solomon ang lahat ng plano sa pagpapatayo ng templo at ng mga balkonahin nito, mga gusali, mga bodega, mga silid sa itaas, mga silid sa loob, at ang pinakabanal na lugar na kung saan pinapatawad ang mga kasalanan ng mga tao. Ibinigay niya ang lahat ng plano na itinuro sa kanya ng Espiritu para sa pagpapatayo ng mga bakura ng templo ng Panginoon, sa lahat ng silid sa paligid nito, sa mga bodega ng templo ng Diyos, kasama na ang mga bodega para sa mga bagay na inihandog. Tinuruan din niya si Solomon kung paano igugrupo ang mga pari at mga levita at ang lahat ng gawain sa paglilingkod sa templo ng Panginoon. Ganoon din ang lahat ng mga gagamitin sa paglilingkod. Itinuro rin niya kung gaano karaming tilak at ginto ang gagamitin sa paggawa ng mga gamit na ito, sa mga ilawang ginto at mga lagayan nito, sa mga ilawang pilak at mga lagayan nito, sa mga mesang ginto kung saan ilalagay ang tinapay na inihahandog sa Diyos, sa mesang pilak, sa mga malaking gintong tinidor, sa mga mangkok at mga pitsel, sa mga platong ginto at pilak, at sa gintong altar na pagsusunugan ng insenso. Tinuruan din ni David si Solomon kung paano gawin ang gintong kerubin na nakalukob ang mga pakpak sa itaas ng kahon ng kasunduan ng Panginoon. Sinabi ni Haring David,
Ang mga planong ito ay isinulat ayon sa gabay ng Panginoon. At tinuruan niya ako kung paano gawin ang lahat ng ito. Sinabi rin ni David sa anak niyang si Solomon, "Magpakatatag ka at magpakatapang. Simulan mo na ang pagpapagawa. Huwag kang matakot o manlupaypay, dahil ang Panginoong Diyos, ang aking Diyos, ay kasama mo. Hindi kanya iiwan o pababayaan hanggang sa matapos ang lahat ng gawain para sa templo ng Panginoon." Nakahanda na ang grupo ng mga pari at mga levita para sa lahat ng gawain sa templo ng Diyos. At may mga tao rin na may kakayahang gumawa ng anumang gawain na handang tumulong sa iyo. Ang mga opisyal at ang lahat ng tao ay handang sumunod sa iyo.